Hi guys, nagmagaling na naman po etong isang pulangaw. Ito po yung kanyang page. Mahilig talaga magmagaling eto, ano? Pero kung makikita nyo yung kanyang mga post, mali-mali. Simpleng grammar, hindi maitama. Diba? Nakakahiya. Tapos ulitin ko, araw-araw pong nagmamagaling. Feeling niya ang tali-talino niya. Parang totoo yung sinasabi nung kaibigan ko na yung mga ganitong klaseng tao daw, naniniwala na sila'y matalino. Pero yun nga, sa mata ng mga taong estupido. Posible. Anyway, sabi niya dito, color of the year daw is pink, ayon sa mga kakampi. Okay, edi, alam niyo kung talagang kayo ay patas lumaban, edi suplahin niyo kaming mga kakampi na ang color of the year ay gawin yung red or green. Ganon, hindi yung babatikusin nyo na ng ganito at magmamarunong kayo na akala nyo talaga ang tatalino nyo. Kasi sabi niya, so I look it up and this is what I got. Dito sa statement or sentence na ito, so I look it up. Okay, chinek down niya. And this is what I got. Okay, tumama. This is what I got. May nakuha siya in past tense form. Pero yung look, hindi niya ginawang past tense. So dito pa lang, sablay ka na. Alright? So, wag po kayong masyadong magmarunong dahil simpleng past tense, hindi nyo alam. Sana ito ay mapanood na itong pulangaw na ito. Wag po kayong masyadong magmarunong. Promise. Marami po ang mga posibleng nakakakita ng mga post nyo na kayo ay pinagtatawanan. Talaga po kasing nakakatawa. Okay? Simpleng sentence, hindi nyo maitama. Simpleng grammar, hindi nyo maitama. Ano ibig sabihin yan? Tapos may isang issue na naman, lalabas na naman yung mga opinion nyo. Lalabas nyo na naman yung pagmamagaling nyo. Diba? Kung isipin or kung talagang gusto nyo panindigan yung pagmamagaling at pagmamarunong nyo, go ahead, wala namang problema yan eh. Pero yung ganito na araw-araw din kayong magkakamali, nagkakamali, ulitin ko, nakakatawa.